ang mga pagpapala ng pakikisama sa panalangin. March 26, sa mga makalangit na dako. Nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya, para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Malakias Kapitulo 3 Versikulo 16. Kung ang mga Kristiyano ay magkakasama, na nagsasalita sa isa't isa tungkol sa pag-ibig ng Diyos, at tungkol sa mga mahahalagang katotohanan ng pagtubos, ang kanilang sariling mga puso ay mapapanibago, at sila ay magpapanibago sa isa't isa. Maaaring araw-araw tayong natututo ng higit pa tungkol sa ating Ama sa Langit, at natatamo ang sariwang karanasan ng Kanyang biyaya, pagkatapos ay magiging hangarin nating magsalita tungkol sa Kanyang pagmamahal, at habang ginagawa natin ito, ang ating sariling puso ay mapapainit at mapapalakas ang loob. Kung mas inisip at pinag-uusapan natin si Jesus at mas kaunti ang sarili, dapat tayong magkaroon ng higit pa ng Kanyang presensya. Hayaan ang maliliit na grupo na magtipon sa gabi, sa tanghali, o sa madaling araw upang mag-aral ng Biblia. Magkaroon sila ng panahon ng panalangin, upang sila ay mapalakas, maliwanagan, at mapabanal ng banal na Espiritu. Kung kayo mismo ang magbubukas ng pinto para tanggapin ito, isang malaking pagpapala ang darating sa inyo. Ang mga anghel ng Diyos ay makakasama sa inyong pagtitipon. Kakain ka sa mga dahon ng punong kahoy ng buhay. Ang katotohanan ang Panginoon ay ipinakikilala bilang nakikinig sa mga salitang sinabi ng Kanyang mga saksi, ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay nasa gitna natin. Sinasabi niya, kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Hindi isang tao ang dapat gagawa ng lahat ng pagpapatotoo para kay Jesus, sa halip bawat isa na nagmamahal sa Diyos ay dapat magpatotoo sa kahalagahan ng Kanyang biyaya at katotohanan. Ang sama-samang pananalangin ay magbubuklod ng mga puso sa Diyos sa samahang magtatagumpay, ang pagtatapat kay Kristo ng hayagan at matapang, na nagpapakita sa ating mga karakter ng Kanyang kaamuan, pagpapakumbaba, at pagmamahal, ay magbibigay ng kaakit-akit na kagandahan ng kabanalan sa iba. Aalalahanan ng Diyos ang mga nagsama-sama at nag-isip sa Kanyang pangalan, at ilalayo niya sila mula sa malaking pagkasunog. Ang mga ito ay magiging tulad ng mga mahalagang hiyas sa Kanyang paningin. Hindi naman walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. May napakahalagang gantimpala para sa mga taong inilalaan ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Kanya.